Sadya po talaga siguro na may mga individual, may mga organization na walang sapat na kakayahan at abilidad para sila ay umangat sa buhay. Kaya ang ginagawa na lang, abay babatakin nila yung nakikita nila na nagtatagumpay. Ganun na ganun. Napakarami na pong nag-attempt na batakin pababa ang ABS-CBN. Pasensya na, pero solid talaga na kapamilya ito eh. Diba? Ulitin ko lang, hindi lang po mga individuals. Take note, napakarami sa kabila ng mga individuals na ang paraan nila para sila ay mapansin at sumikat at lumaki ang kanilang platform sa social media ay siraan, laitin at batakin yung ibang tao na nasa taas na. Ganun na ganun po ang pag-uugali nila. Diba? Napakarami nila. Nakakahiya na yung ganun pag-uugali. At madalas ko itong sabihin, ha? Kung ikaw man ay umangat dahil sa ganung paraan, hindi naman tatagal yan, babagsak at babagsak ka rin. Totoo yan. Hindi lang individual, ha? Kahit syempre yung mga organization na kampi sa idolo nila na nakaupo ngayon. Matindi po. Katulad po na itong pahayag na ito ng representative ng ACT Teachers Party List na si Representative Franz Castro. Ang sabi niya dito, tuluyan na itong SMNI ginamit para manira ng reputasyon ng mga tao at organisasyon at naglalagay sa panganib sa buhay ng mga taong kanilang sinisiraan. Ang tindi po talaga, ano, paano kaya naaatim? Yung ikaw ay mapabilang sa isang istasyon, isang organisasyon, halimbawa, na ganito ang pagkakakilala ng mga taong nag-iisip ng malalim, di ba? Yung mga taong may sound ability to discern. Nakakaya, di ba? At kung titignan niyo po, yung mga naanda ng mga reporters, ay talaga, at mga ini-invite nila ng mga guest, ay kung hindi man fake news peddlers, ay sigurado tayo na may reputasyon na balahura sa social media. Ganun na ganun. Alam ko yan, kamakailan lang may nag-guest sila. So ayun, hindi na maituturing na isang news network ang SMNI, kundi network na ng mga Marites. Totoo naman eh. Marami na pong resibo na kung hindi gumawa or mag-imbento ng balita para nga naman mapag-usapan at may maibalita, abay ititwist nila ang isang istorya. Nakakahiya. Meron tayong patunay dyan. Dahil, ito po. SMNI fake news peddler. Ito, ibabasahin ko lang. Ito po ay na-share ng isang netizen. Check the last photo para sa inilabas nilang balita. Ibinalita nila na nag-iwan ng kalat ang mga rallyista. Mali. Dahil pinulot lang yon ng correspondent nila. Kinuha sa basurahan. Tapos ikinalat uli para picturean at magkaroon nga ng balita. Iyan ba ang balita? Tama, totoong nakakadiri po talaga. Paano kaya naaatim? Paano naaatim? Grabe. Ako nga po, pag tayo ay tumatawag sa isang call center, halimbawa sa PLDT, dahil napakarami nating problema minsan, lalo na sa tinitirhan namin sa Pasay, dahil gusto nila mag-migrate na dun sa optic fiber lahat. Ay kami hindi naman madalas sa Pasay. Abay, sinasabihan ko sila dahil wala talaga kaming internet. Halos araw-araw, ilang beses yan na nawawalan. So madalas kong sabihin, confident ka ba sa pinagtatrabahuan mo na mukhang hindi fair ang laban or hindi lumalaban ng patas? Diba? So kung ako sa isang empleyado halimbawa na alam ko na napakaraming naagrabyado at hindi lumalaban ng patas, abay aalis na ako. Katulad dito, kung ako ay isang newscaster at reporter ng ganitong istasyon, abay sige lang, manatili kayo dyan. Pero alam niyo sa sarili niyo kung sino lang ang naniniwala sa inyo at kung anong klase ng mga supporters meron kayo. Antindi nun. Ang hirap nun. Hindi ba? Ito ha. Bukod dito sa pinakita natin, sa binabasa ko, marami pa po yan.
na mga gawa-gawang istorya para lang may maibalita. Antindi.